Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakpain. Naku po, napakataas na po ng snow po dito sa amin. Makikita po ninyo, halos kalahati na po ng bahay po ang snow. Kailangan po talaga magtanggal po ng snow. Everyday yun po, nilalagay na po namin sa gitna ng mga snow at hinahakot na po ng truck. Medyo hindi po maganda yung pag-snow at ang bilis-bilis po ng pagbagsak ng snow, lalo na po hapon. At ngayon po mamaya mag-snow na naman. Kaya maglilinis po ako ngayon. Ayan, maglilinis po muna ako dito sa harap ng bahay. Wala po masyadong tao sa labas dahil nga po medyo mahangin. Saka hindi po maganda sa balat. Pero syempre ako gusto ko po medyo mag-rosy cheek. Linis po muna ako. Ayan po, medyo klaro na po yan. Basta may madadaanan pong maayos. Yung sa terrace, di ko po muna linisin dahil napakahiro pong mag-ayos po doon. Tara, samahan nyo po muna ako maglakad-lakad. Tignan po natin yung paligid kung gano'ng karami snow. Dito po sa backyard sa terrace, nako, mahirapan po ako maglinis ngayon. Danilig ko na nga po yung mga planter boxes. Yan po, kapal. Napakatas na po, hanggang dibdib ko na po yun. Tapos po ng yelo ngayon. Bihira lang po makakita ko ng ganito. Ayan po. Medyo matigas na rin po yung nasa ilalim eh. Sa gitna ng forest po nakakita na ganito matatas na yelo. Pero hindi po lagi ganito. Paiba po ang panahon po ngayon. Pero minsan mas mainam na po yung ganyan. Medyo matas yung snow. Para naman yung maintagera, hindi kayo masyadong maanin. Ngayon maganda po ang panahon, minus 4 at maaraw. Ay, kita nyo po yung yellow, di ba? Kaya bantay-bantay din po. Babantay-bantay din po ako sa labas kasi kapag sobrang hangin, hirap po buksan na minsan ang pinto kapag yung snow nasa harap po ng pinto. Para bang mayroong gustong pumasok na mahingi ng ulam. Joke. At Pilipino, buksan yung pinto. At kunyari, nagtutulog-tulog. Ang gano'n ang pakiramdam. Parang layo ng connection. Tulad po dito sa kabilang compound, puno-puno na po sila ng yelo. Grabe. Ayan po. Ang taas. Hanggang leeg ko na po itong yelo. Ito po yung inaapakan ka. Pakikita ko po sa inyo. Ayan. Ayan. Tapos dyan po nag-umpisa yung yelo. Yan. Yun lang, pastawa na po yun. Grabe po, ano? Pero masarap naman po pakala na maglakad ngayon. Hindi po masyadong mahangin. Kailangan din po kumuha na fresh air para medyo mamula-mula po yung kutis ko. Yung mga nakikita nyo po yan, hindi po yan maliliit na puno. Tuktok po yan. Dahil ito po yung yellow. Yan. Yan, napakataas po. Mababa po natin at wala pa. Ayan po yung ground. O, di ba? Kaya makikita po ninyo yung yelo mga nasa gilid po ng bakuran. Halos sumaabot na po sa mga bubong. Kaya mga tao po nakisaysabay, tinitignan po yung mga yelo sa gilid para matanggal. Kung hindi po bukas ang heater dito, naku po, napakalamig sa loob. Makikita po ninyo, halos hindi na po makita po yung mga bahay sa yellow. Pero okay na dupit po yun sa mga tao po dito kasi may privacy. Yung mga money ni Ilip, hindi masyado. Kapag naglalakad po talaga dito, dapat nakangiti lang na pag
baka rin looking. Siyempre makikita ang neighborhood. Aba, yung ibon, kaya ang lamig, di ba? Ayan! Naku, lapit lang po sa kabilang ano po ito. Dito sa kabilang compound, yayamaan yung po mga nakatera dito. Makikipag-friendship po sa mga taga dito. O po, para pag nilalakad ako, di ba? Makikikape, makikidonut, makikitsaa. Pero hindi naman po intrigue, hindi naman po mahilig sa chismis. Eh. Alam nyo naman po yun eh. Alam naman po yung mga chismosan ako. Kaya pero malalaman ko naman po eh, kung may pagka-chismoso, chismosa po yung mga nakatara dito. Malalaman ko po sa pagsasalita kung tulad ganda. Makikita nyo po sa dinadaanan po natin. Yan. Lampas bewang ko po. Ito pong mga snow sa gilid. So, habang nag-snow po, ito mga nasa tabi ng puno. Hindi po basta-basta matatanggal. Hintayin po talaga nilang matunaw yan. So, pag nililinis po itong kalsada yung snow, pumunta lang po sa gilid. Depende na lang po kapag emergency talagang patas na malapit sa bahay. Yung po, tinatanggal po nila yung mga matatas na snow. Ayan, kapag medyo mamula-mula na po, syempre mukha nyo, kailangan makaramdam po ninyo nasa Europe kayo, nasa mga four seasons na country. Ramdaman nyo po na minsan pakaramdam nyo po ano, yayamanin yun. Artista kayo, nasa telenovelang minsan eh, walang mga suot na mga jacket, kala nyo, lamig-lamig. Pero after po natin, tingnan po natin kung di maniga sa mga ngala-ngala na po nila. Ang gubat po dito, napakatahimik. Ayan po, mataas po ang snow. Matitin nyo po ang baba, hindi po. Gadlig po yan. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, ito po yung kalsada. At ayan po ang forest. Ang gadlig po yan. Wala po masyadong mushroom dito kasi wala po mga pine trees. Yung mga mushroom nandun po sa autumn. So, alam ko na po yung mga baluarte ko, panghuha ng kabuti. Medyo mahangin na po at malamig, pero okay lang po. Doble-doble naman ang damit ko. Yung snow po, nakakaan po yan. Basta punta po ito sa malinis. At may nagka-camping, hindi na po sila nagdadala ng tubig. Pagtsaka mo, walang po sila ng snow yung po ginagamit po nila. Oo, malinis po. Yung nagsasabing points ano sa snow, depende po sa place kung polluted po yung place po. Nasa city kayo, yung mga ganun, pero kung mga isolated, ibig sabihin yung malalayo sa kabihasnan, malilinis po yung snow. Malibo na lang, syempre kung may mga asong naglalakad, magpukain kukuha ng snow doon. Makikita po ninyo dito, mga ibon lang na nagkukumpulan. Hindi po yung mga ibon na taratitat na nakapamihong pa, parang sila ang may-ari ng kalsada at pinagpagdataanan mo, ititignan ko mula ulo hanggang pa mga boys na hindi. Dito po tayo ngayon sa elementary school. Syempre, ligo po ito. Parang puno na po yung ring. Yan po. Yan po nag-skate. Syempre, corona po. Wala pong masyadong tao sa labas din. Kaya wala pong masyadong tao sa pamahangin. Malamig po. Ang kagandahan po kapag winter, bumili po kayo ng mga karne, isda. Kung wala pong kakasya sa freezer po ninyo, pwede po kayong lumabas. Opo. Pwede po yun at siguradong hindi po masisirang yung mga pagkain. Pag nagluto kayo, hindi ka sa sarap nyo. Lagyan dyan lang po sa balcony, patang nyo po sa may kahon. Siyempre, ma-freeze, ma-frozen po yun. Iinit nyo na lang po. Yung po nakakatipid pa kayo sa kuryente. At siyempre, habang naglalakad kayo sa mga ganito, titignan nyo po yung mukha po ninyong nagra-rosy cheek. Kapag medyo rosy cheek na po yung mukha ninyo at sarado na po yung mga pores sa pagmumukha ninyo, oh, pwede na kayo mag-video ganyan. Makikita nyo po diba dito, puti-puti, kaya maganda yung ano, maganda yung setup. Wala nang filter. Yung nga alam po, maninigas ang bibig po ninyo sa pagsasalit. Diba, puti-puti po.
Para si Chika. Tingnan nyo nga naman. Kaya ba naman ang lumabas ng minus 1? At ganito kataas at kakapal lang yun. Tingnan natin kung hindi kayo mamula o mamutla. Ah, di ba? Nakakatisoy, nakakartista po ano, ang snow. Huwag yun na po pangarapin na ganito araw-araw. Ako na po nagsasabi po sa inyo. Pag wala po kayong lip balm mo kaya lotion po sa mukha, hindi ko po alam tawag po doon. O moisturizer, naku, magbibitak-bitak po yung pagmumukha niyo. Pero yung mukha ko naman po, sanay na po. Sanay na po sa kapal ng yelo kasi mas makapal naman yung mukha kesa yelo. Hindi, okay na po kasi nakapag-adjust na po yung sistema po ng pagkatao. Alam niyo po yung honesty po dito sa Finland, napakaganda, kahanganga. Yung mga mail access po nila, wala po talaga mga susi yan. Pero wala pong mga siraulo po talaga nagbubukas na nag-uusi sa yun po. Yung tiwala po talaga sa mga kaadwa, iwa po talaga dito. Sa iwa kasi. Yung tiwala sa kapitbahay, ibang tiwala. Pag sinabing, oh, malaytis ako sa'yo, pagkakatiwala ko, siya ko lang sasabihin to. Pag sinabing nyo, alam na sa kabilang sitio, kabilang barangay. Binisita ko po yung isa sa mga taga-relaxing Finland dito po sa kanilang yaman-yamanan na pamahay. O, diba? Lahat naman po sila na ano na, na-test naman po ng corona at okay naman po sila. Ako po makikitest lang po ng mga pagkain at ng kanilang bakuran. Ayun po, ako po, first time ko po nakita yung gantong karaming. Kita niyo po, ayun na po yung bubong. Ay, bubong po yun. Opo, bubong po. Ayun na po yung yelo. Grabe po, ano? Grabe na po ang snow. Sabi nga po nila, wala po silang natandaan na gantong karami ang snow po dito. Minsan na po punta po winter, hindi po talaga gantong kadami. Pero isa lang po daw dito, isa lang daw po ang lagi umuubos ng pagkain nila. Masaya pa sila pag nandito po. Nawala daw po yung ano, masamang spirit sa kaya nagkikwentuhan na po sila. Napapainit na ng tsa at ng kape. O, di ba? Okay po, tsempo-tsempo po. Kaya nagkikwentuhan pa rin po sila. Meron na po dito nakahain sa mesa. O, mga kabahay, medyo madilim na. Nakilaman pa po tayo. Hindi, nakikain pa din. Kain lang po. Uwi na po tayo. Dito na po ako sa bahay. Maraming salamat na lang po sa inyo oras na nila sa Pinilakan Lakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laman lang!